Ini-ready ko na nga ang apron na gagamitin ko. Dahil sa video nito ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng napakalambot na chiffon cake. May ilan nga sa inyong nagre-request na i-share ko nga daw ang recipe ko sa paggawa ng chiffon cake na napakalambot. Sino ba naman tayo para tumanggi kaya for the go? Dito nga ay magre-ready lang tayo ng 5 pirasong itnog na large ang size. Tapos isi-separate lang natin ang kanyang egg white at ang kanyang yellow. Make sure nyo pala na tuyong tuyo ang bowl na gagamitin nyo para sa white egg para hindi mo magsak ang mirang na ating gagawin. Napaka-importante nga naman talaga ng mirang na ito para sa ating gagawin chiffon cake dahil ito ang magpapaplambot sa ating chiffon cake. So, bali ganito nga lang po ako mag-separate ng white egg at egg yolk. Kanya-kanyang technique lang yan. Dito ako comfortable, dito ako masaya. Eh, bahal na rin kayo kung anong technique rin ang gagawin nyo. Kanya-kanya tayong style. Ang mahalaga ay paghiwalay natin ang dapat paghiwalayin. Kung wala akong ibig sabihin dun ha, ang ibig ko lang sabihin is maghiwalay ng white egg at ang egg yolk. Kasi yung white egg is gagamitin natin para makagawa tayo ng meringue. At egg yolk naman niya is magagamitin natin para makagawa tayo ng kanyang butter. Make sure nga pala guys na hindi mahaluan ng egg yolk ang ating white egg na gagawing meringue. Dahil chap na yan ang ikababagsak ng ating meringue na gagawin. Uulit at uulit kapag nagkataon, back to zero ka. At kung nagkataon yun, at tayo ay pumalpa, sayang itlog. Sayang ang puhunan na ating gastos. Mahal din ang itlog, no? Kaya make sure lang na hindi mahaluan yan ng egg yolk. Kahit konting patak. Kaya lang sinasabi ko sa inyo guys, sensitive ang paggawa ng chiffon cake. Mahirap-hirap din. After nga natin paghiwalay ng dapat paghiwalayin, at dito naman tayo sa butter. At magmimekos-mekos naman tayo. Una ay maglagay ng 1/4 cup ng mantika. 1/2 cup ng white sugar or washed sugar. Kasi yun lang naman ang available ko eh. Pero mas mainam na white sugar ang gamitin mo. Para maputi ang ating chiffon. And then 1/2 tablespoon of baking powder. 1/2 teaspoon of vanilla essence. Para mabango at para may flavor. And then, i-whisk lang natin yan hanggang sa mag-combine. Next is, maglagay naman tayo ng cake flour at kailangan gumamit tayo ng strainer para smooth ang magiging outcome ng ating chiffon cake. Strain natin yan ng maayos para perfect ang lahat. Gaya lang sa pag-ibig. Perfect ang pag-ibig mo, char. Ang OA, diba? Pero totoo lang yan, guys. Strain mo yan para smooth. Kasing smooth ng kutis mo. And then, stir lang natin para maging well-combined ang ating mga ingredients na ginamit. Nga pala dahil napadpad ka sa aking channel, pakiclick naman ang subscribe button at ang bell icon para maging updated ka pa sa mga video na aking i-upload. Pakifollow na rin ako dito sa aking Facebook page na Artiza. Thank you! Yung pala, ihinabol ko nga rin pala ang 1/4 cup of water. Abay, napaka-importante din ito. Alangan mo nawala yan. Paano natin mabubuo ang ating butter na ginagawa? Ilalagay ko na lang sa description ng video na ito ang mga ingredients na aking ginamit para mas madali niyong sundan at para makuha niyo yung tamang consistency sa paggawa ng napakalambot na chiffon cake. Kapag well-combined na nga is i-set aside muna natin siya. At dito naman tayo ngayon sa meringue na ating gagawin. I-beat lang natin yan sa low speed hanggang mag-stick peak siya. So, bali ito nga pala ay ginamitan ko rin ng white vinegar or cream of tartar. Dahil wala akong cream of tartar is white vinegar muna ang aking ginamit. So, bali mga 1 teaspoon lamang ang aking ginamit dyan. Tapos, 1/2 cup of sugar. White sugar din ang gamitin mo para maging maputi ang kalalabasan ng ating chiffon cake. At kapag nakuha na nga natin ang tamang consistency ng ating meringue, ay pwede na natin siyang i-combine sa ating butter na ginawa kanina. So, ganito nga lang po pala mag-combine ng meringue at ng butter. Dapat sobrang gaan ng kamay mo, sobrang bagal ang paghahalo. Super smooth lang, dahan-dahan lang para hindi bumagsak ang ating meringue. Na siyang magsisilbing magpapalambot sa ating chiffon cake. At utay-utay lang natin niyang ihalo hanggang sa maubos natin yung nasa isang lagayan ng meringue na ating ginawa. Halu-haluin na natin yan ng mabuti ng dahan-dahan. Huwag ka may init kasi minsan nakakainit din yan eh. Hanggang sa makuha lang natin yung tamang consistency at hindi magsak yung ating meringue.
Bago natin yung isa lang, eh, dapat wala ka nang makikita yellow na nagkakalat-kalat niya sa ating meron. May tendency kasi na babagsak ang ating chiffon cake na ginagawa or hindi magiging maganda ang quality dito. Gaya na lamang ng malambot sa ibabaw at matigas ang magiging tinapay niya sa ilalim. So, palpak siya. Gadurg! Ayaw ka na mamatulad kayo sa akin. Noong nagsisimula pa lamang akong pag-bake is ang dami-dami ko talagang nasayang na itlog at nakasayang ako ng buhundan. So, lagi ako nagmaback to zero. After na natin may combine ng lahat ng ingredients, case, i-ready na natin ang ating gagamitin para sa pag-bake. Kakailanganin natin ng parchment paper. Subalit dito is naubusan ako ng parchment paper, kaya gumamit ako ng foil. Magsisilbi kasi ito para hindi maging madikit ang ating chiffon sa kanyang hulbahan. Subalit sinukat ko nga lang po iyan para maging bilog siya at para magkasya sa ating hulbahan. Bale, ang ginamit ko nga po palang hulmahan dito is 8x3 ang size niya. At nung tapos nga niyan is papahira naman natin niyan ng mantika para hindi magdikit ang ating chiffon cake sa hulmahan. Now, ilagay na natin ang ating ginawa kanina sa ating hulmahan. After natin niya isalin is kailangan muna natin niyang itop ng 3 times para maging well-combined ang ating chiffon cake. So, bali dito ay gumamit pa ko ng isa pang lagayan upang ipatong ng ating butter na ating ipibake. Tapos, ilalagyan natin niya ng tubig na mga 1/4 cup lang siguro ang sukat niyan. Tinansya ko na lang yan. So, bali yung purpose nga nito is para hindi lamang masunog ang ating chiffon cake natin gagawin. After nga niyan ay isasalang na natin siya sa ating oven at ibibake natin siya sa 180 degrees Celsius. Tapos iset na rin natin ang time for 25 minutes. Kailangan natin niyang pagtsagaang hintayin hanggat sa matapos ang time na ating sinet. At after nga niyan is, tatanggalin na natin siya sa oven. At para malaman natin kung luto na nga ba itong ating chiffon cake is, kailangan natin gumamit ng stick. Sa pagtitest nga nito is, kailangan walang sumama sa ating stick na itinoso. At kung wala na nga, ay pupwede na yan. At ito lang ang ating finished product na chiffon cake. O, diba tingnan nyo naman, super lambot at napaka-floppy talaga niya. At saka yung kulay ng ating chiffon is napaka-puti. So, kung gusto mo rin maging perfect ang chiffon na ginagawa mo, is sundan mo lang yung mga ingredients na aking nilagay dyan sa description ng video na ito. Sana ay nakatulong ang video na ito para sa mga nagsisimula pa lamang mag-bake at para sa mga gusto matuto sa paggawa ng perfect chiffon cake. And that will be our video for today. Thank you for watching, Babush!